Hinahamon ko kayo mga animal. Aamin ba kayong fake news kayo o magsusunog na lang kayo ng channel? Kung kayo ay aamin fake news kayo, ligtas channel nyo. Pero kung hindi kayo aamin fake news kayo, magbura kayo ng channel nyo. McCoy Jr., bakit? Pinakita niya ko, ito yung mga sinasabing nakakalimutan ho yung manners. Pinapakita lang ko dito, ganito ho kabastos. Ano ho? Ito hong presidenteng nakaupo ngayon. Si Inday Sara pumunta ron dahil vice-presidente siya at tumayo doon para ho ibigay galang sa presidente na alis ka. O sige, malis. Sino ho ang nagmukhang ano doon, nagmukhang kahiyaya? Hindi po si Inday Sara, mga kababayan. Hindi si Inday Sara ang kahiyaya doon. Ang kahiyaya po doon, mga kababayan, again, uulitin ko, yung bangag. Yun ho yung nakakahiya doon. Tingnan niyo mabuti, pakita ho natin ulit. Ano? Ipinahiya po, mga kababayan, ni McCoy Jr. ang kanyang sarili. Pinakita mo lang kung gaano kayo kabastos. Kung sa vice presidente, nagagawa niyong mambastos. Ha? Papaano pa kaya sa mga ordinaryong mga mamamayang Pilipino? Hinubad na po ni Pangulong Marcos yung bait-baitan, yung pagiging gentleman niya sa harap po ni VP Sara. Tumulad na rin po siya sa kanyang watiwat na si First Lady na tuluyan na pong inisnab, no? Talagang direkta na po. Ito, maaring sa iba parang baliwala lang yun, pero ito po ay direktang kabastusan, no, sa isang gentleman. Ano mo ginawa kay Sara Duterte? Dinedba ni BBM. Talaga kayo. Ano mga bata eh, no? Ito naman kasi Sara Duterte, oh. Kakainis ka na. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga ka-PL. Oh, talaga? Inisnab ni The Junior si VP Sara. Oh, sige. Viral po ito ngayon sa iba't ibang social media platform. Kagagawan po ito ng mga... Viral daw yan, viral. Alam nyo ba kung anong date yan? Yung video na pinapakalat nila, that was ano, December 11, 2022. Mga bobo! Mga kaeksena, ipapakita ko sa inyo ang original video. This was date on, ha? December 11, 2022. Yan po ay papunta sila ng ASEAN-EU Commemorative Summit in Belgium. Pagmasdan nyo po ang original video doon sa pinapakalat ng mga fake news ng mga DD shit vlogger pati ni Kiboloy. Buo yan ha, walang cut. What the fuck? What the fuck? PL. Travelers. Mga fake news kayo, mga bobo! Nagbeso pa! Hoy! Hoy, bakit kayo nagbeso? Huwag kayo magbeso, kailangan palabasin ang DDS na dinedba mo! Huwag! Bakit kayo nagbeso? Bakit? Kawawa naman yung mga vlogger ng DD. Isunog na naman. Puntahan natin yung ano, mga comments sa kanya noong kanyang manonood na mga tatanga-tanga. Pinagloloko na kayo nung vlogger niyong magaling. Tatanga-tanga pa rin kayo. Naniniwala kayo. Sino ang fake news? Mga bobo! Ngayon, ang ating pag-uusapan ay itengkong. Anong itengkong? Ito. Kasi,
Paggising ko, ito agad ang bumungad sa akin. Gusto kong isampal sa pagmumukha niya kung paano siya gumawa ng fake news at kung paano niya lokohin yung mga tao na nakikinig sa kanya. Dahil dito mga kaeksena, nakakasuklam kang vlogger ka, animal ka. Sa totoong buhay lang. BP Sara, inisnab na rin ni The Junior. Bagong upload to. Okay? Bagong upload niya. At dito, pinapakita niya na ang ating presidente ay tinabla daw si Vice President. At ang malupit na yan, tanungin nyo kung bagong video yan. Hoy, pambansang loyalista o peking loyalista, bagong video yan? Pag napatunayan mong bagong video yan, gagawin ko sa'yo. Ha? Gusto mo magbura ng channel? Ha? Ha? Alam mo ba kung anong taon yan? Alam mo ba kung kailan yan? Palabas mo sa channel mo parang bago? Doon pa lang sablay ka na, fake news ka na. Pero bago natin puntahan yung original video, puntahan muna natin yung Alindirect. Puntahan natin yung ano, mga comment sa kanya noong kanyang manonood na mga tatanga-tanga. Pinaglolo ko na kayo nung vlogger niyong magaling. Tatanga-tanga pa rin kayo. Naniniwala kayo. Sino ang fake news? Mga bobo! Pakinggan nyo ito mga kaeksena. Una, i-analyze nyo yung suot ni Sara Duterte, suot ni BBM at yung kay First Lady. Hindi man lang kita. Pero yung babae pa na nakapink dyan, tandaan nyo yung mga suot na yan ha. At ipapakita ko sa inyo yung original na video niyan. Dito, nag-screenshot ako ng mga komento ng mga nanood sa kanya at napaniwalang paniwala niya. Mga tanga! Oh, ni-screenshot natin, sabi dito, God bless you all always, Vice President Sara at Chuchuchu, Ma'am General Attorney Sec Yusek at Chuchuchu. Ito pa, nagpupuso pa siya dyan ha, ang kapal ng mukha niya, alam niya ang fake news niya to, pinupusuan pa ang kapal ng mukha mo. Oh, loot si Inday, hindi siya pinansin ni Marcos, susunod, wag ka na pumunta, lumilitaw na ugali ni Marcos, mga tanga! Ganyan kayo kadaling lokohin ng mga vlogger na fake news. Oh, ito pa. Talo na BP Sara. Patalsikin na yan sa Malacanang. Oh, tingnan niyo yung mga komento nila. Oh, next. Ito pa. Nagpupuso pa talaga yung animal. Oh. Pinaninindigan niyang totoo yung kanyang vlog. Oh, Inday Sara BP, mahal ka namin. Taga Mindanao kami. Oh, di mo taga Mindanao ka? Oh, alam po namin, nagtatrabaho po kayo. Weh, hindi nga. Paano mo nalaman? Oh, ito pa, good afternoon dyan PL, watching from Italy, may puso pa, may reply pa oh. O, ito pa, BP Sara, hindi nag-tridor sa kay BBM, okay lang, isnab siya ni PL. Ito, kumampito sa atin. O, ito pa isa. O, ang dami, lahat po yan, sinasang-ayunan yung content na ito. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo yung alin, yung original, hindi pa yung original, yung fake video muna nito. O. Pero bago ko yan ipakita, ipapakita ko muna ito at papaalala ko sa kanya kung ano yung katarantaduhan nyo ng araw. Okay? Oh. Yung akin lang, oh. Siyempre, yung tunay na suporta ang ipinapakita ko sa kanya. At kahit kailanman, hindi po ito magbabago hanggang sa kaduluduluhan ng oras loko-loko ng kanyang panunungkulan. Kung suporta ko, nasa Pangulo. Oh. Ewan ko lang kayo. Oh, nakita nyo. Oh, punta na natin fake news niya. Masayang araw po, mga ka-PL. Oh, sige. Abay, hindi lang pala si Jahas ang nang isnab kay BP Sara. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga ka-PL. Oh, talaga? Inisnab ni The Junior si BP Sara. Oh, sige. Viral po ito ngayon sa iba't ibang social media platform. Kagagawan po ito ng mga viral daw yan, viral. Viral. Ha? Alam nyo ba kung anong date yan? Yung video na pinapakalat nila? That was, ano, December 11, 2022. Mga bobo! Viral, luma. Ang galing ha. At kahit nung araw na yan, nung mismo balikan natin, hindi yan nag-viral kasi nga alam nila yung original. Mga bobo! Hinahamon ko kayo mga animal! Aamin ba kayong fake news kayo o magsusunog na lang kayo ng channel? Kung kayo ay aamin fake news kayo, ligtas channel nyo. Pero kung hindi kayo aamin fake news kayo, magbura kayo ng channel nyo.
Pakinggan na natin. Influencer, vlogger, at ng mga content creator, ipinakalat. Kasi, isa ka rin dun. Itinago na naman po. Itinago daw. Pag may naipakita ako kung itinago, sasampal ko sa pagmumukha mo to. Ganyan ka ka-fake news. Kaya kayo mga DD shit, kayo mga naniniwala dito, lantarang kayong niloloko. Lantarang kayong ginagawa ng katarantaduhan, kayo naman, oo lang ng oo. Sino ngayon ang fake news dito? Hindi sila bayad, sabi. Ang mainstream media. Alam mo ba kung nasaan yan? Sabi ko sa iyo eh. Baka naman ipalusot nito, hindi nakita ko lang si TikTok, trending to. Tanga! Magaling talaga sila magtago, mga ka-PL. Ikaw, magaling kang manloko at mampeke. Basta, maaaring kasiraan dito kay Da Junior at kay Jahas. Buti na lang po at may mga content creator na matatapang. Kagaya mo? Pwe! Kagaya mo matapang o fake news? At handang ipakita ang mga pilit na itinatago. What the fuck? What the fuck? Sarap fake news na ito eh, no? Ang galing eh, no? Ang galing magbaligtad ng kwento eh, no? Ha? Ng mainstream media? Iandaan nyo yung tubig nyo, kawawa to, maniwala kayo sa akin, tumawag na rin kayo ambulansya. Ito ho yung video, panuorin po natin, pero bago tayo magsimula. Makikiusap yan, subscribe nyo daw. Sige na, subscribe nyo na, para dumami ang kanyang views. Wala, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Alam mo, pambasang lealista, ang masasabi ko sa'yo, hayop ka, ang kapal ng mukha mo talaga. Pinaninindigan mo pagiging pambansang loyalista, patuloy ka pa sa paggawa ng fake news, animal ka. Okay, sige mag-criticize ka, pero gagawa ka pa ng fake news? Hayop na yan. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell. Share nyo to, tag nyo sa kanilang lahat para makita nila kung gaano ka fake news yung mga vlogger nila. At huwag nyo pong kalimutan. Palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Suyo mo mukha mo. Ito na. Simula na po natin at pagkatapos po itong video, mga ka-PL, tsaka ho ako magbibigay ng aking reaksyon. Bad importante reaksyon mo kasi peki ka na sa umpisa pa lang. Okay. Ulitin ko po ng dalawang beses. Nulit pa, ha? Sige. Para mas klaro ho sa inyo. Sige. Pagmasdan ang video, dyan na agad nag-umpisa. Tignan nyong mabuti, dahil mamaya iyak yan. Biglang dumaan si Vice President Sara sa likod at doon pumuesto. Pero ano yung nangyari before nyan? Ano ang nangyari? Yun ang hindi natin alam at hindi nyo pa alam. Pero ako alam ko na. Kung ikaw tatanga-tanga at anti-Marcos ka at anti-government ka, pag nakita mo tong video at tanga ka, wala kang utak, kakampiyan mo agad at sasabihin mo, oo nga, hindi pinansin, salbahi ka, Bongbong Marcos! Da Junior, ang sama mo, bangag, bangag, bangag! Ganyan yung utak ng mga bobo. Ngayon, alam nyo, December 11 to, ha? Sumasayaw daw dyan si First Lady, gumaganon. Happy. Pero hindi nila alam yung original at kung saan nag-start. Sige, tuloy natin. Ang galing ng nag-edit. Saludo ko sa inyo. Ang tanga nyo. Wala ka nang makontent bagong pambansang loyalista. Wala ka nang makontent. Kaya kahit fake news, papatusin mo talaga? Ha? Content mo ko! Kung wala ka na makontent, baka di mo kaya? Hindi kahit noon pa man eh. Noong okay-okay pa ang lahat, tapos, madalas niya rin gamitin si Ben Barubal eh. Wala namang ginagawang ano yan eh, puro kwento-kwento na parang ano lang, wala kang matututunan.
Tapos kung meron man siyang patrending, yun yung galing pa kay Ben Barubal. Oh, inulit pa. Oh. Ayan. Oh, pakinggan nyo ngayon kung gaano niya gagawin baloktot yan at papalabasin niyang tunay yan. Ang paliwanag po dito ng mga trolls. Do ako, trolls ako? Hindi ako magpapaliwanag sa'yo, susunugin kita. Ni Dayunior, mga ka-PL, oh. Eh, baka daw hindi lang napansin oh, si Bibi Sara. Kalokohan naman oh. Na hindi mapansin. Katabi lang si Bibi Sara nung lalaking kinakamayan ni Dayunior habang si Smugs nasa likod. Napansin niyo sumasayaw-sayaw? O kung hindi niyo napansin, ulitin niyo po yung video. Sumasayaw-sayaw na parang ibig sabihin ba eh, ayan, hindi siya kakamayan ni Dayunior kasi... Ang galing ng kwento ah. Ang galing ng kwento mo, PL. Pinagbawalan ko na yan. Na oh, may pinagbawalan daw ni First Lady. Ang galing talaga ng utak nito. Oh, sige, tuloy natin. Huwag siyang kamayan at huwag magbeso kasi nagsiselos na ako. Ang galing, no? Tingnan niyo magsalita, no? Gagawa ng kwento. Hindi ka naaawa sa sarili mo, PL? Ha? Kahit alam mo yung totoo, gagawin mong fake news? Nung hindi magsiselos, kaganda ng aming Bibi Sara, matangkad, maputi, mistisahin, higit sa lahat, hindi corduroy ang balat. Hindi katulad nung itong Jahas na corduroy na yung balat dahil sa kaiinom ng alak. Wait lang, kating ko lang, hindi sa pagtatanggol. Bobo ka ba? Ilan taon na si Vice President at ilan taon na yung First Lady? Pagambingin mo yung edad pa lang, dun pa lang tanga ka na. Kung halimbawa pareha silang edad, dun mo sabihin. Dun mo pagkumparahin. Bobo talaga eh, no? Kahit pa nagiinom mo, nagsisigarilyo yung tao, iba pa rin ang factor nung malayo ang edad. Bobo. At kakakain ng pulburon mo. Oh, patay ka dyan. Wala ka namang ebidensya na kumakain ng pulburon. Na alin? Goldilocks daw. Ah, Goldilocks. Pero kahit sabihin niyang Goldilocks yan, ang gusto niyang paratingin dyan, yung tunay na pulburon. Tanga. Plasa Goldie. Oh. Nakakasira kasi ng face lock yan eh. Oh, Goldilocks! Yung pulburon nyo daw ay nakakasira ng mukha, sabi ni PL. Kasuhan nyo kaya to, sinisira yung pulburon nyo, Goldilocks. Oh. Nakakawala ng ganda yan. Oh, yan ang sabi niya sa produkto ng Goldilocks pulburon, sabi nitong animal na vlogger na to. Oh. Oh, sige. Pulbo pa. Oh. Yan ang napapala mo. Nagiging corduroy-toro yung balat mo. Marami namang kaedaran siya na, di ba, hindi pa naman ganun ka losyang yung balat, yung lawlaw na lawlaw na. Ah, ganun. So, edad pagbabasihan natin, tsaka balat. O, oh, sige. Pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari. Si Duterte, na matandang Duterte, ha, yung ulyanin na, matanda na, di ba? Tapos, anong gusto yung mangyari? Gusto yung pa rin patakbuhin. Eh, matanda na yun eh. Oh, kung edad pala pinag-uusapan nyo, at saka take note PL, ang tanga mo talaga. Siya ba yung presidente? Hindi. Asawa lang. Naintindihan mo? Anong connection ng edad, ng balat, ng itsura? Anong connection nun sa pagtatrabaho? Bobo ka talaga eh, no? May sakit ba? Partida, mayaman pa yan.
Pero maraming hindi naman mayayaman. Ang ganda, malingkit-nitan pa yung katawan. Akala mo, hindi sa isintaan nyo si. Pero ewan ko lang ito, kung 60 years old na ba ito. Wala na. Laspag na laspag. Ano yung mga kapatid? Totoo. Pinakita niya yung video. Wala pa tayong maintindihan sa sinasabi niyang reaction dun sa hindi pinansin. Ang ginagawa niya dito, nilalait niya yung First Lady. Yun ba yung reaction mo dun sa hindi pinansin, ang manglait? Walang niyang vlogger to, ang tanga. Oo naman yan eh. Oh. Hindi naman siya nalalait tayo. Anong hindi siya nalalait? Anong tawag doon? Namumure? Bobo! Inano mo yung edad, yung balat, yung itsura, pati yung pulbo-pulbo ron, sabi mo hindi nalalait. Anong tawag doon? Kita naman natin yan. Di ba? O ngayon, dahil dito sa post ng Presidential Communications Office, mga ka-PL, tungkol po dito sa... Nahihirapan magsalita. Alam niya kasing hindi totoo yung sinasabi niya. Hirap na hirap eh. Sinabi ni Dayunior, naghinala tayo. Hinala lang naman. Tinan mo ikaw. Tamang hinala ka pala eh. Adi ka ba? Nagtatanong lang. Tamang hinala ka eh. So, adi ka ba? Nagtatanong lang. Haka-haka na baka yung lamierda nila. Baka. Baka dahil dito. Ito, basahin ko. Ayan, ayan si Dayunior. Ayan. Tapos, ano Presidential yan? Presidential Communications Office. Diba? I will make it up to her. Ayan. President Ferdinand R. Marcos Jr. made a remark on Monday after admitting he already missed two dates with First Lady Marie Luis Lisa Araneta Marcos amid his tight schedule. Saan ka naman nabisi, Dayunior? Ang sabi niya, magbibigay siya ng reaksyon doon sa hindi pagpansin. Tapos ngayon, ang layo na ng sinasabi mong animal ka. Ngayon, gusto niyo na bang sunugin to? So mga kaeksena, mga kaibigan, title pa lang niya kanina, BP Sara Inisnab. Ito po yung sinasabing inisnab. At ipapakita ko sa inyong muli, mga kaeksena, yung video na pinagyayabang nitong mokong na ito. Maliwanag, yun po ang pinagkakalat nila. At ngayon mga kaeksena, ipapakita ko sa inyo ang original video. This was date on December 11, 2022. Yan po ay papunta sila ng ASEAN-EU Commemorative Summit in Belgium. Pagmasdan nyo po ang original video doon sa pinapakalat na mga fake news na mga Didi shit vlogger pati Nicky Boloy. Ngayon, namnamin nyo to. Sige. Buo yan ha, walang cut. What the fuck? PL!
Travelers! Mga fake news kayo, mga bobo! Nagbeso pa! Hoy! Hoy, bakit kayo nagbeso? Huwag kayo magbeso. Kailangan palabasin ng DDS na dinedba mo. Huwag! Bakit kayo nagbeso? Bakit? Kawawa naman yung mga vlogger ng DDS. Sunog na naman. Tubig! Tubig! Bumbero! Tubig! Nagbeso! Pambasang realista! Sunog ka! Halak ka. Wait, teka lang. Ulitin mo direk para maganda yung labanan. O, isa pa. Ah. Wag PBBM, wag mong pansinin. Masusunog yung mga vlogger. Wag po. Sunog si Lealista. Sunog din si Traveler, tsaka si Spencer Lacalle. Wag. Nagbeso. Wait lang naman. Ay, bakit na naman ang problema nyo? Eh, kasi nga gusto ko muna ipakita to eh. Yung kanyang tunay na suporta. PL! Yung akin lang? Siyempre, yung tunay na suporta ang ipinapakita ko sa kanya. Halak ka. At kahit kailanman, hindi po ito magbabago hanggang sa kaduluduluhan ng oras ng kanyang panunungkulan. Yung suporta ko, nasa Pangulo. Wow, ang sweet. Ewan ko lang kayo. Wow, ang sweet naman yung pambansang loyalista. O, tuloy natin. Pambansang loyalista, tignan mo to. Nakita nyo sa likod, si Vice President at si First Lady. Okay? Tingnan nyo silang dalawa habang naglalakad. O, pakinggan nyo. Panoorin nyo. Nagpaiwan sila kasi presidente lang talaga yung matik na dapat mabigyan ng lakad diyan. So, yung dalawa nagpahuli. Oh. Ah. Para sa video, si PBBM lang yun nandiyan. All right. Ayan, nagkikwentuhan pa ha. Gawan nyo pa ng kwento. Diba? Ito na ngayon yung part na sinasabi nilang inisnab si Vice President. Ang kakapal ng mukha nyo, mga fake news vlogger kayo. Hayop na yan. Pupunta sa likod, sino? Pero bago pumunta si BP sa likod, tatambay muna yan dyan sa gilid. Ayan. Nagkikwentuhan sila ni First Lady. Beso. Baka sabihin nyo, hindi ito yung video. Checkin nyo, mga bobo. Ayan. Ayan. Kinat ko, bakit? Ba't ko kinat? Kasi ipapakita ko sa inyo tong isa sa mga comments. Nakita niyo yung post ko? Ayun no, ayun na, pati yung nakapink ko. Wait lang, pakita ko sa inyo ha. Ganyan kasi kaka-fake news yan. Ayan no, pagambingin nyo. Dito kasi, yung video ni pambansang loyalista, naka-cut, naka-ipinit niya sa screen eh, para makita, di ba?
So yung kay First Lady na shoulder, yung shoulder niya, usog ko. Ayan o, yung shoulder niya, hindi nyo pala makita, yung shoulder dito hindi na buo. Pero kung titignan nyo, kahit i-forward ko pa yan, pakita ko sa inyo ha, ipi-play ko sa inyo yung original. Oh. Oh, wait lang. Oh. Oh. Yan. Oh. Oh, oh adi ayan. Parehas na, di ba? Oh. Pambansang loyalista. Fake news ka, animal ka. What the fuck? Oh. Oh. Ayan oh. Parehas na parehas oh. Sino yung nandyan? Oh, tumawag na kayo ng bumbero. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, mga animal kayo. Oh, susunog. Oh, ah, ayan oh, pagkumparin nyo, pagkumparin nyo, pagkumparin nyo! Sabi ko sa inyo, don't me, them. Iba na lang. Oh, alis ka muna dyan. Oh, pakita natin ha. Oh, tuloy natin yung original. Oh. Oh, yun yung sumayaw sa'yo, si First Lady. Oh. Ah. 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 Paano hindi po niya papansinin na 'yan? Kasi doon pa lang eh sa umpisa pa lang nagkaroon na sila ng beso-beso kamayan. Okay? Gusto niyo pa ng isa? Wait lang, may papakita pa ako sa inyong isa kung paano sila doon sa departure area. Papakita ko sa inyo. Oh. Alam nyo ba, pag ito binura ni pambansang loyalista, iyak tawa lalo yan sa akin. Pag binura niya yan, hindi kasi, ano na yan eh, matatatak na yan na fake news eh. Oh, may papakita ako sa inyo ha. Bago pa man ko ipakita yung original video na kung saan nasunog yung dalawang, yung mga vlogger ni Kiblok. Okay? Dito, merong mga video dito na ipapakita. Oh, paparinig ko sa inyo ha. Ito din yon. Yung sa departure area. Tignan nyo po kung ano ang ginagawa dito ng First Lady at ni Vice President. Oh, para isipin nyo na di nagpansinan at hindi kinamayan si Vice President ni PBBM. O, oh, ito. Vice President, oh. Inday Sara. Oh. Binati, the, ah. Binati. Members of the Cabinet. Oh. House Speaker Martin, Congressman oh. Martin Robles. Oh. Ano nakikita nyo? Oh, hindi ho ba? Sila po ay nag-uusap, sila po ay merong pinag-uusapan dyan. So, meaning hindi po sila dyan sa panahon na yung nagdededmahan. Kung sa ibabalik nyo from now, iba nang usapan nyo ngayon. Pero pinapatunayan lang natin dito kung gaano ka-fake news yung kabilang kampo para lang po alin, masira yung gobyerno, yung presidente at yung first lady. Ganon po sila ka-alin, ka-animal. Ganon sila ka-demonyo. Kahit gumawa ng fake news, okay lang. AFP Chief of Staff, Lieutenant General Baccaro, and other major service commanders. Baka sabihin nyo, fake news yung mga nandyan, ha? Ayan, oh, nandyan yung mga nandun sa video, ha? The members of the media, who are those who are accompanying and those who are not. And of course, always our, who is always here for us, is our good mayor Calixto Rubiano, of course First Lady Lisa Marcos. I only do that to annoy you. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, in a short while I depart. Pero hindi ko yan papahabain, po forward natin. May mga gusto lang. Ayan, oh, nakita nyo to, nakalimutan ko pangalan nito, yun yung naka-black. Oh, yan, ah, yan ang patunay na siya yung nandun sa video. Okay? Malinaw. Ayan o, yan, naka-block na yan o. Siya yung huling kinamayan ng presidente natin. Tsaka yung alin. Ano yung papakita mo? Para maliwanag sa inyo, yung, asan na yun? Napapakita yan dito eh. O, wait lang. Wait lang. Dito yata banda yun. Yung kay, ayan. So na yun, nawala. Uy! Ayan. Nakikita nyo dun sa dulo yung babae. Nakikita nyo ba yung mouse ko? Nakikita nyo yung mouse, di ba? Ayan o yung gumagalaw. Ito yung naka-pink doon at yan din yung nandun sa video kung saan daw dinedma si Vice President. So malinaw na malinaw, wala po dito nangyaring alin. Dedmahan. Yung mga yan, parehas po ng video, nakita nyo nandyan. So ibalik natin ngayon doon sa original. Isa pa, for the last time. Oh. Yung akin lang, oh. Siyempre, yung tunay na suporta
ang ipinapakita ko sa kanya. Halak at kahit kailanman, hindi po ito magbabago hanggang sa kaduluduluhan ng oras ng kanyang panunungkulan. Ah, ganun. Kung suporta ko, nasa Pangulo. Ah, ganun. Ewan ko lang kayo. Ikaw, tanungin kita. Ewan ko lang, ikaw. Oh, for the last time, sunugin. Sa mga bagong pasok lang po, ang video po na yan ay dated po yan ng December 11, 2022 at papunta po sila dyan ng ASEAN-EU Commemorative Summit in Belgium. Ano kaya? Magbubura kaya yung mga fake news vlogger ng video nila? Pag hindi nila yun nabura, susunugin ko, isa-isahin ko yung katangahan nilang lahat. Isa-isahin ko sila, lahat yan. Oh, tuloy natin. O kaya sa inyo yung link sa akin sa Facebook page, da-download na natin para sunugin natin yan. Nakaw. Wait lang, Mr. President. Itigil mo na konti. Itigil nyo. BP Sara, inisnab na rin ni The Junior. Ayon kay pambansang loyalista at sa ibang mga vlogger ni Kibulok. O ayan, inisnab. Yan yung inisnab nyo. Mga peki kayo, mga animal kayo, mga demonyo kayo. Mga piki ba kayo? O. Ano pang ginawa? O. Nagbisu-bisu pa sila, nagbisu-bisu. Oh. 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 Ah. Ulitin ko, pinakita ko kanina lang yung matandang lalaki, sige Barba ba 'yan? Hindi ko hindi pala. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta itong lalaki na to, yung nasa video na naka-tuxedo rin at saka yung naka-pink na babae, 'yan yung pinakita ko. So wala po talagang kalusot-lusot tong mga animal na fake news. Ah. Ah. Oh, yun na yun. Diyan na papasok yung istorya nila na fake news. Okay? Diyan na nila sinimulan yung fake news nila. Oh, 'di ba? Ah. Oh. Ah. Oh. Ah, oh. Tapos si BP parang sinimplian pa ng konti ni First Lady ng kamay. Tingnan nyo ah, masyado kasing mapagawa ng fake news talaga itong mga hayop ng vlogger ni Kibulok eh, tsaka ni mga DD shit vlogger na yan eh. Tingnan nyo yung Vice President, ay yung First Lady papunta kay Vice President. Makikita nyo na meron pa silang naging interaction ng saglit. Oh. Oh. Oh, 'di ba? Oh. So, eto na nga mga kaigsena. William Torres, maraming salamat. Okay? Ginawa ko po itong video na to hindi lang sa gustong-gusto kong sunugin yung mga animal na vlogger nila. Eh, kung hindi po para po mapakita sa lahat ng mga tao, ganun po katindi na ang ginagawa nung kabilang kampo kahit alam po nila na merong katotohanan talaga na video kung saan peki yung ginagawa nila.
at gusto nilang palabasin at lalong magkaroon ng hidwaan at masira yung vice president at yung presidente. So dito pa lang po, your choice. Kayo na po ang mag-decide. Ipinakita ko sa inyo at ngayon marami nagko-comment dito na ilang pang vlogger ng DD7 at vlogger ni Kibuloy ang may ganitong vlog. So ibig sabihin lang, sila ay alin? Scripted! At ganon kababa ang utak nilang lahat para gamitin itong klaseng content na alam nilang kasinungalingan. Tapos kayo yung magsasabing, kayo ang nagsasabi ng totoo. Eto kayo, oh, ayan kayo, ayan kayo. Mm. What the fuck? What the fuck? At lahat ng magko-content nito, bigay nyo sa akin. Susunugin ko kayo, mga hayop kayo.